tanging lamang ng mata sa inyong palad sa gabi at ikaw lamang ang kanyang hanap-hanapin at gustong makatabi sa oras-oras. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito, isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment po dito sa aking video dito sa loob ng aking channel, mag-ingat po sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp and Imo app upang makaiwas po tayo sa scam. Ngayon po ituturo ko sa inyo kung paano kayo hanap-hanapin sa gabi ng inyong mga partner. Yung tipong gusto niya makatabi ka lagi, gusto niya makayakap kanya lagi, gusto kanya mahalikan. Ito po ay isa sa mga pamamaraan paano manabik, paano maghanap yung partner natin sa atin. Ito ay pwedeng gawin sa parihas ang kasarian, babae to babae, and lalaki to lalaki. Siyempre naman sa ating babae at lalaki na mag-partner. And pwedeng-pwede mo itong gawin kahit na kayo ay magkalapit at magka-LDR. Ngayon po, ang ating dapat ihanda lamang is kailangan lamang natin dito ng panulat. Panulat lamang ang dapat nating ihanda. At pag nahanda na yung panulat, ang isunod po nating ihanda is ang ating sarili. Dahil yan po ang pinaka-importante at pinaka-number one na ihanda natin kapag tayo ay gumagawa ng isang ritual. Ihanda natin ang ating sarili na alam po natin sa ating sarili na gustong-gusto natin itong gawin. At wala po tayong pagdududa sa dapat natin gawin. At ito po ay alam natin sa ating sarili na ito ay makakatulong. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit tayo hanap-hanapin ng ating mga partner. Lalo na kapag hindi natin sila kasama. Yung tipong hindi makakaisip yung partner mo na maghanap ng iba dahil wala ka, dahil gusto niya na ikaw lamang ang kanyang makasama. Gusto niya na ikaw lamang ang kanyang makatabi. Gusto niya ikaw lamang ang makayakap niya sa buong magdamag. Ito po, kapag kailangan na mag-isa din lang din po kayo na gumawa nito. Kapag ready ka na, ay pwede mo na itong simulan. Ang paggawa natin dito ay napakadali at napakasimple lamang. Tulad po nito. Tulad nito. Isulat po ninyo or i-drawing po ninyo ang mata. So, i-drawing po ninyo ang mata. So, hindi po ako marunong mag-drawing. I-drawing po ninyo ang mata. At itong sa itaas po nakikita ninyo, pangalan ni target isulat po ninyo dito. Pangalan ni target at dito sa baba is apelyedo. So, mata, tapos pangalan niya, tapos dito sa baba apelyedo. Yun po ang inyong isulat. So, ayan po. Mag-drawing lamang ng mata and dapat po yung itim ng mata ay nasa gitna po dapat. Ngayon kapag naisulat nyo na dito sa inyong palad yung mata at yung pangalan at apelyedo, titigan nyo lamang ito. Titigan nyo lamang ang mata. Dapat po ay nakasintro po ang inyong mga mata dito din po sa mata na inyong na-drawing. At kausapin mo ito. Kausapin mo, syempre, huwag na huwag mong kalimutan na banggitin yung pangalan at apelyado ni target at sabihin po ninyo dito na wala kang ibang hahanapin, wala kang gustong makatabi, wala kang gustong makayakap, wala kang gustong mahalikan, kundi ako lamang. Hanap-hanapin mo ako lagi, hindi ka mapakali, gusto mo akong puntahan, gusto mo akong mayakap, lahat na, sabihin mo na lahat-lahat ng gusto mo. Lahat-lahat na sabihin po ninyo dito habang nakatitig kayo dito sa mata na inyong ginawa or na drawing. Sabihin ninyo kung ano man yung nasa puso ninyo, kung gaano ninyo kagusto na kayo lamang ang hanap-hanapin palagi ng inyong partner, kung gaano ninyo kagusto na kayo lamang ang lagi niyang kayakap, makasama, gawin po ninyo ito. Sabihin ninyo na nagmula sa inyong puso dapat taimtim para mas mabilis tayo marinig ng universe at mas mabilis tayo matulugan ng universe. So sabihin ninyo lahat. So ayun po,
gawin dapat natin ito sa gabi. Sa gabi kasi is mas malakas yung energy sa gabi, lalo na kapag tahimik po ang paligid. Gawin mo ito na tahimik ang paligid, gawin mo mag-isa, at mas maganda na magsindi ka pa ng kandila sa inyong harapan para dagdag energy ito sa ating ginawa. And mas maganda na gabi-gabi mo itong gawin. Gabi-gabi mo ito i-drawing sa inyong palad, wala pong problema. Para mas maramdaman ni target ang inyong ginawa. And talaga namang napakaganda ang resulta nito. Kahit na yung target ninyo ay may pangontra, talagang tatalab ito sa kanya. So ayun po, kung magtatanong ka kailan ito pwedeng gawin, gawin mo ito ng kahit anong araw at kahit anong oras. Kahit anong oras at ayun po, pwede po, sinasabi ko na pwedeng gabi-gabi mo itong gawin. So, ayun po, sa lahat po na mga gustong magpa-shoutout, mag-comment lamang sa baba para ma-shoutout ko kayo sa next video. And sa lahat po na mga nagko-comment na nagtatanong, mag-comment lamang para ma-replyan ko din po kayo. Salamat po sa inyo. Bye-bye everyone. God bless us all.